Samahin ang Panginoong rutin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may dalang tanay na kuniyat inirang hawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-aysa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Heso Kristo, walang hanggan at dakilang pari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari. Para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan, marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Sasarawain ko naman sa alaala ang mga ginawa ng Panginoon. Isasalaysay ko ngayon ang aking mga nakita. Ang lahat ng bagay ay nagmula sa kanyang salita, kaya't ang sangnilikha ay sumusunod sa kanya. Tulad ng liwanag ng araw na laganap sa lahat ng lugar, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay umaapaw sa bawat nilikha. Ngunit hindi kaya ninuman kahit na mga anghel ng Panginoon na isalaysay na lahat ang kanyang mga kababalaghan. Kahit na ang mga ito ay binigyan niya ng kapangyarihang tumayo sa harap na di mailarawan niyang kaluwalhatian. Naaarok niya ang walang hanggang kalaliman at natatarok ang kaibuturan ng puso ng tao. Natatalos niya ang kanilang mga lihim, sapagkat ang lahat ay nalalaman niya at nababasa rin niya ang tanda ng mga panahon. Nasasabi niya ang nakalipas na at ang darating pa, at hayag sa kanya ang pinakatagong lihim. Walang salitang nalilingid sa kanya, walang kaisipang hindi niya nababatid. Ang lahat ng ginawa ng kanyang karunungan ay inaayos niya ng walang ng napakainam. Mananatili siya magpakailanman. Hindi siya mababawasan at hindi rin madaragdagan. Hindi niya kailangan ang payo ninuman. Lahat ng kanyang ginawa ay kahanga-hanga, pati ang pinakamaliit na tilamsik ng apoy.
ang lahat ng nilalang ay nabubuhay at nananatili, at sa bawat isa'y tumuturon sa bawat pangangailangan. Ang lahat ng nilalang ay magkakatambal, bawat isa ay mayroong katapat, ngunit walang ginawa ang Panginoon na masasabing kulang. Ang kabutihan ng isa ay nakapupuno sa kabutihan ng iba. Sino ang magsasawa ng paghanga sa kanyang karilagan? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Panginoon tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang kanyang ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Sa utos ng puon, nalikha ang langit. Ang araw, ang buwat, talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Matakot sa puon ang lahat ng lupa, dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa taga-Nazareth, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. "Tumindig ka," ipinatatawag kaniya. Iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig."
noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyo pong mga buhay-buhay? Sa estado natin ngayon, isama na natin ang sitwasyon. Ngayon po, kamusta po kayo? Ano po ang pangarap ninyo? Marami tayong pangarap, no? Bago nagka-pandemya, may pangarap tayo. Pero dahil nga dito, medyo no, nag-aalangan tayo. At ngayon, habang nasa pandemya, ano po ang pangarap mo? Gusto mo ba na manatili ka na lang sa sitwasyon na yan? Sabihin natin, kahirapan o paghihirap na dinaranas mo, gusto mo ba? Yes, kung ano man po ang sagot ninyo, tingnan natin at sana po sa araw na ito mas pakinggan natin yung mensahe ng Poong Jesus sa Sareno. Marami tayong mga tinatawag ngayon na mga influencer. Diba po, no? Mga influencer. Pero minsan, kailangan marunong tayong mag-identify ito bang influencer na ito ay good o bad influencer para sa atin. Kasi dapat po sa atin, nagsisimula talaga yung gusto natin mangyari. Yung pangarap mo. I'm sure, lahat tayo, pangarap natin, magandang buhay, matiwasay, maayos na buhay. I'm sure, lahat tayo ganyan naman, no? Kung gusto mo yan, simulan mo sa sarili mo na gusto mo yan. Okay? Malinaw po ba? Kasi wala naman talagang ibang magtutulak sa iyo o mag-iinganyo sa iyo, kundi sarili mo lang. Kasi ikaw din talaga magdidesisyon. Sa sitwasyon ng isang bulag, pangarap po niya makakita. Narinig niya, dumarating si Jesus. Ito yung opportunity. Ito yung pagkakataon niya para matupad yung kanyang pangarap. Malinaw po? So, tingnan niyo lang yung sitwasyon ninyo, no? So, ano ba ang gusto mo? Kasi malinaw yung tanong ni Jesus, ano ang gusto mo? Minsan tayo kasi nakatunga nga lang. Tayo mismo, hindi natin alam kung anong gusto natin. Okay. Kung may gusto ang isang tao, may dalawa tayong influencer na naririnig at pinakikinggan. Kaya nga sabi ko, ano man ang sitwasyon natin ngayon, nakadepende yan sa king decision mo kung sino ang pinaniwalaan o pinakinggan mo. Sabi ng unang grupo dun sa bulag, tumahimik ka nga. Ang ingay mo eh. Diyan ka lang. Ngupo ka lang diyan. Tumahimik ka lang diyan. Meron din naman isang grupo na nagsabing, lakasan mo ang loob mo. Tinatawag ka niya. Sino ang pinakinggan ng bulag? Yung mga nag-i-encourage pa sa kanya. Yung nagsasabi, magtiwala ka lang. So, napalapit kay Jesus. Nailapit siya kay Jesus. Kaya ngayon, nakakakita na siya at sumusunod kay Jesus. So ngayon po, sa atin, sino ba ang mas pinakikinggan mo? Kanino ka mas nagpapa-influence? Doon ba sa mga taong nagsasabing, wala ka nang mararating, dyan ka lang. Huwag ka nang magpumilit. Ang lakas naman ng loob mo, dyan ka lang. Hanggang dyan ka na lang.
O baka mas kailangan na nating matauhan na ang kailangan mong pakinggan ay itong mga nagsasabi sa iyo na nagtitiwala din na kaya mo yan. Tumindig ka lang, kumilos ka lang. Marami po ay mga kwento. Last year kasi, marami yung nagulantang, di ba, no? Biglaan. Ang dami mong pangarap. Eh kaso, nawalan ka ng trabaho. Isa ka sa mga nawalan kasi nagsara ang kumpanya dahil nga sa sitwasyon natin, hindi na kaya ng business. Pero pangarap mo, itaguyod ang pamilya, itaguyod ang buhay, magtrabaho, pinasok mo, online selling, lahat ng pwedeng i-online. Dahil nga sa sitwasyon, pero mo yung iba po ang sabi, alam niyo, Father, mas malaki pa yung kita. Kita ko ngayong pandemya kesa nung namamasukan, kesa nung walang pandemya. O ngayon, mas asenso. O maraming nagsabi, maraming bashers, maraming pinagtawanan ka, di ba, pinagdudahan. Ano ba yung tinitinda? Ano ba yung pinapasok mo? Ano ba yung... Pwedeng sa umpisa, nahihiya ka din. Kasi supervisor, tapos magtitinda na lang. Eh ano bang pangarap mo? Di ba, magbihis ng maayos, pero gutom? Di ba? Yeah, shout out doon sa mga, di ba, talagang bumabangon at bumangon talaga. At ngayon, mas maayos ang buhay. Yeah, sana po, ito yung mas pakinggan natin, no? Yung tinig ng Poong Nazareno nagsasabing, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Tumindig ka. Bumangon ka. Ito sana po yung mas maiwan sa atin at mas magtulak. Kung sabihin na natin sa term ng mga millennial, walang ibang influencer na tayong dapat pakinggan kundi ang Poong Jesus Nazareno. At the end of the day, ikaw po ang magde-decide kanino ka magpapa-influence. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa ating Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ang ating pong itutugon, Guro, buksan mo ang aming mga mata. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang ating simbahan naway maging tanglaw ng liwanag na nagpapahayag ng mensahe ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Bilang gawain ng kabutihang loob, naway lagi nating kalingain ang mga itinakwil, tinanggihan at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Katulad ni Bartimeo, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas ng loob na maiugnay ang kanilang mga dinaranas sa mga paghihirap ni Kristo upang makihati sila sa Kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sana ay kalugtas.
pinagpalitan mo isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa iyo. Saan nyo itong inapay na nagdudulot ng buhay at alag na sa kisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito. At kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang, dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kaming sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo inyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mampalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig mo ay totoo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ang ibayong buhay, ang banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Ipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at galing.
Jesus.